Hi mga mamshies and beshies, this is Doc Leila again. So sa session na ito, sasagutin ko naman yung madalas na itanong kung kailan ba pwedeng magbuntis pagkatapos ng isang failed pregnancy. So when we say failed pregnancy, we are referring to an intrauterine pregnancy na maaaring nauwi sa blighted ovum or early embryonic demise, isa yon. Then, isa ring pregnancy na nauwi sa ectopic pregnancy o yung pagbubuntis sa labas ng matres, or yung tinatawag nating molar pregnancy. Ito yung uri ng pagbubuntis na nag-fail din, no, yung complete mole. Nag-fail siya kasi hindi nag-develop yung portion ng baby. Ang nag-develop, yung portion ng placental tissue. 10 to 15% of pregnancies may end in miscarriage during the first trimester, no, or bago dumating yung 12 weeks. And in one of my previous videos, na banggit ko na din yung mga possible causes, pwedeng maternal, nagkaroon ng sakit, may mga tinitake na gamot, pwedeng merong chromosomal abnormalities, no, pwedeng dun sa baby itself yung problema, pwedeng dun sa uterus yung problema, may mga naging bukol o kung anumang sumagabal dun sa pagbubuntis, no. So whatever the cause of the miscarriage, after an intrauterine pregnancy na nag-fail, ang mas maganda, mag-identify muna kung ano kaya ang naging talagang problema nito. No, so kunwari, alam mo na merong kang septum, halimbawa lang, na dapat pala ay inayos bago ka nagbuntis, then ipaayos muna ito, then pwede ka nang sumubok magbuntis ulit. Pero there are some cases wherein spontaneous lang na nakunan, no, walang ma-identify na cause. So itong mga cases na to, actually, maaring magbuntis agad-agad. Posible na mag-ovulate agad. And sometimes, nangingitlog agad o nagkakaroon ng ovulation as early as 2 weeks after mong nakunan. Hindi naman talagang totoong bawal yung pagkakukontak ng ganun kaaga after nakunan, no, at yung pagkakabuo ng baby that early. Pero karamihan ng mga experts, ang sinasabi nila ay palipasin muna yung at least isa hanggang tatlong buwan from the time na ikaw ay nagkaroon ng miscarriage para magkaroon ng oras na bumalik sa normal ang physiology ng iyong katawan, para may oras bumalik sa normal ang inyong menstruation. And of course, minsan may trauma na kasama doon sa pagkakakunan, no? So minsan hindi pa talagang nagka-come into terms with the loss of the pregnancy, tapos meron na naman. So mas mabuti na bibigyan mo yung katawan mo ng sapat na oras para makarecover, both physically and mentally. So this is for one previous miscarriage, no? Pero let's say, pabalik-balik na yung miscarriage mo, paulit-ulit na hindi ka nakakalampas ng first or second trimester of pregnancy, ikaw ay laging nalalaglagan ng baby, then sa mga panahon na to, hindi maganda na mabuntis ka agad, no? Mas mabuti na mag-work up ka. Maski na wala kang ma-identify na cause, na kunwari nagka-infection ka ba noon, may bukol ka ba, meron bang congenital abnormality dun sa iyong matres na maaring naging sanhi nung iyong pagkakalaglag ng baby, dapat pagka mga recurrent abortion na, yung paulit-ulit na nakukunan, mag-check na deeper, no? May mga possible infection sa katawan na hindi nawawala. Pwede din na meron yung tinatawag nating APAS. It's an immunologic disorder, no, na kailangan ma-work up muna, kasi pag ito yung problema ng paulit-ulit na pagkakunan, may mga special na pag-aalaga na gagawin sa iyo. May mga special na gamot na sa simula pa lang ng iyong pagbubuntis, bukod sa vitamins, ay kailangang ibigay sa iyo para ma-ensure na mabubuhay ang iyong baby hanggang sa time na viable siya. May mga kunan na kusang lumalabas lamang yung products of conception, pero meron ding mga nakukunan na kailangang raspahin dahil hindi lumabas agad. They say that mas mabuting kapag ka naraspa ka ay talagang bibigyan mo muna ng several months na makabalik sa normal yung takbo ng iyong menstrual cycle para ma-build up din ng maganda yung lining ng iyong matres.
So after one miscarriage, walang masasabing dekahon or clear-cut guidelines, no, na susundin kung kailan ka ba dapat talaga magbuntis. Pwedeng agad, pwedeng hindi. Depende din yan sa assessment ng iyong doktor. So mas maganda na ikaw ay makipag-coordinate at nang masabi sa iyo kung ano ba yung mga naging problema sa previous pregnancy para makorrect for this next pregnancy. So ang bottom line is that dapat kapag nag-try ka na ulit magbuntis, you are physically and mentally prepared. Ang isang form ng failed pregnancy is yung pagbubuntis sa labas ng matres, no, o yung ectopic pregnancy. So kailan ba dapat magbuntis after an ectopic pregnancy? If let's say yung ectopic pregnancy mo ay pumutok at natanggal yung isang fallopian tube, tanong mo yung doktor mo din. Sabi mo, doktora, ano ba yung nakita sa loob? May infection ba ako? Kamusta ba yung kabilang tubo ko? Mukha bang may baraying kabilang tubo? Mukha bang may sakit din yung kabila? Kapag sinabi niya na mukhang healthy naman yung kabila lang tube mo, then technically, dahil wala ka namang fear na magka-ectopic pregnancy on the other side kasi tinanggal na nga yung tube dun sa pumutok dati, then you can already try to get pregnant after one or two cycles, no? Pero, kung ang type ng ectopic pregnancy mo ay hindi pumutok, na-detect lang ng maaga. Tapos, either na-operahan ka, tinanggal lang yung products of conception, iniwan yung fallopian tube. Ang tawag doon ay salpingostomy, gumawa lang ng opening para matanggal yung ipinagbuntis mo sa labas. Or, if maagang na-detect ang pregnancy mo na ectopic at nag-qualify pa siya for medical management at binigyan ka ng gamot para matunaw yung ipinagbuntis sa labas ng matres, then kailangan magpa-reassess or re-evaluate ka muna sa mga susunod na buwan, usually 3 months after the ectopic pregnancy, para ma-check at matiyak na hindi na barado yung tubo na pinanggalingan nung dating pagbubuntis sa labas. Kasi kung hindi na tanggal yung tube na yon, no, syempre yung iba gagawin nila, hindi tatanggalin, no? Hindi namin tatanggalin yung tubo kung hindi naman pumutok kasi sayang yung tubo, dalawa lang ang tubo ng isang babae, no? So pag hindi tinanggal, dapat i-test muna yung patency ng tube. So what we usually do is we do hysterosonosalpingogram HSSG mga 3 months after the previous ectopic pregnancy to check kung okay na ba yung tubong naoperahan at maaari nang dumaan ang fertilized egg. Importante yung HSSG na ito kasi ayaw nating magkaroon ng disgrasya na magkaroon na naman ulit kayo ng another ectopic pregnancy or pagbubuntis sa labas. Ayaw natin na magkaroon siya ulit ng rason para this time pumutok na. Or worst scenario, ayaw natin na barado yung isa tapos mag-ectopic pregnancy ka ulit dun sa kabilang side. So, ang pinakamaganda ay i-check muna. And then, merong isang klase ng failed pregnancy, yung complete hydatidiform mole, no? Or molar pregnancy. So, sa ganitong condition, ang nagpo-proliferate yung trophoblast, no? Which is seen sa placental tissue. So, walang nagde-develop na baby, usually genetic or chromosomal yung problema. Kaya hindi pwedeng mabuntis agad pag mga ganito yung problema kasi maaring magkaroon ng tinatawag na choriocarcinoma. Merong type ng molar pregnancy na maaring mauwi sa cancer, no, pag naulit agad. So usually if ang pregnancy mo ay H-mole, mas maganda usually ang ginagawa namin ay binibigyan kayo agad ng contraceptive at sinusubaybayan ang levels ng inyong beta HCG at sinasabihan kayo na to strictly follow the family planning method for at least 1 year para walang risk of recurrence, no? Kasi yung mas magkakadikit na pagkakaroon ng molar pregnancy, mas malaki yung chance na mauwi ito sa type na cancerous. So, in a nutshell, yan po yung mga types of failed pregnancies at yung mga kung kailan mabubuntis. Ang pinaka-importante na naman ay magkaroon ng close coordination with your OB-GYN or healthcare provider kasi they can best guide you para sa susunod ma-assure na isang healthy pregnancy na ang mangyayari sa inyo. So if nakatulong ang video na ito and you'd like to see more, then please give it a like and subscribe to my YouTube channel. Bye! Kita po tayo ulit!